You know? Oh, magandang araw mga paps, Michael Buko po. At welcome sa another Bugu's Bike Review. Ngayong araw, kaiba tong motor na i-review natin mga paps. Dahil hindi katulad ng mga dati nating nire-review na big bike, underbone, or scooter. Ngayon po, first time natin mag-re-review ng three-wheeler motorcycle. Oh yes mga paps, three-wheeler bicycle. Ito yung re-review natin ngayon. At syempre, walang iba kundi ang BajajRe. Yun. Okay. At kung mapapansin nyo mga paps, recently, parami na ng parami yung mga paps natin na nagta-tricycle na lumilipat sa ganitong klaseng three-wheeler. Dumadami na sila compare sa bilang at yung mga gumagamit na ito, makikita mo talagang satisfied sila sa kanilang unit. Ito, check natin yung dashboard mga paps. At mapapansin nyo, jam-packed yung dashboard na ito. So, ito yung fuel gauge, speedometer, meron siyang charger port, and cigarette lighter charging port. Meron din siyang talagyan ng mga gamit nyo. Pasahan, tools, pwede din. Meron siyang remote control sa MP3 player. At, oh nga pala mga paps, may MP3 player itong BajajRe at ito yun, yan USB port at ito yung MP3 player nya, yan ignition at napakadaling abutin yung mga switches nya pag ginagamit mo, signal light, high and low ng headlight at ito naman yung wiper para pag umuulan, syempre. At meron siyang busina at ito yung kanyang on and off ng headlight at park light. Meron din siyang hazard switch. At ito naman mga paps, yung reverse knob niya. So kung atras ka, yes, may reverse po to. At ito po yung reverse knob. Ito yung ano, brake fluid. Yan po yung preno niya. The bottle holder at handbrake. Isa sa mga nakakatuwa dito mga paps is yung kanyang safety features. Meron seat belt yung rider, yung driver mismo, at meron din tatlong seat belt sa likod para sa passenger nyo. Talagang protektado yung pasahero, di ba? At ito pa, may pintuan. Yung iba kasi walang pintuan. Oh. Nice. At kung sakali naman maflatan tayo, isa nakakatuwa dito mga paps, meron siyang spare tire na nandito po sa ilalim ng driver seat. Yan. Spare tire na easy access. Yan, may lock pa siya para hindi madaling manakaw. At ito yung battery niya. Battery and fuse. So, napakadaling i-access. Meron siyang spare tools. May mga tools pa dito. Yan, no? Uy, hindi ko lang napansin po, may tools. Ayan, may mga tools siyang kasama. Susulit. At ito yung jack. Meron din siyang kasamang free jack pag binili nyo mga paps. Para pag magpapalit ka ng gulong. Diba? Lupit! Astig! At mga paps, isa pa sa pinakagusto ko rito is madaling ma-access yung makina. Lalo na pag may mga gusto pang i-check or mag-change hole ka. Napakadali. Ito lang.
Diba? Ito yung gas tank niya. At oo nga pala, ang BajajRe ay merong 8 liters fuel tank. At ito naman yung 198cc na makina niya. At sa mga magtatanong kung ano yung fuel consumption ni BajajRe, tumatakbo lang naman to ng 28 kilometers per liter. So, sa laki niya at bigat, napakatipid na po na ito, 28 kilometers per liter. Sa mga magtatanong kung paano i-start yung BajajRe kasi wala silang nakitang push button, dito lang po sa susian yung kanyang ignition. Make sure na nasa neutral bago nyo i-start, kasi kung wala sa neutral yan, hindi yan mag-i-start, mga paps. So, switch on. One click, di ba? Gumagana yung fuel tank niya. And wiper. Diba? Ang BajajRe, mga paps, ay merong 4-speed transmission forward at yung isa naman reverse. So gaya sinabi ko kanina, kung kayo ay magre-reverse, ito lang po yung hahatakin nyo. Ayan. Pag inatak nyo yan, pwede nyo ilagay sa primera o segunda sa pag-reverse nyo. At kung aalisin nyo naman yung reverse, kung forward na po kayo, pipindutin nyo lang to, mga paps. Ayan. Para bumalik sa forward. Pagdating sa passenger comfortability, nakita niyo naman, mga paps, upong boss. Napaka-comfortable dito sa likod. At ito, malambot yung mga foam niya. Talagang relax. At pwede ka pa maglagay ng gamit sa likod. Ang laki ng espasyo niya sa likod, mga paps. At sa height ko na 5'9", kita niyo naman, oh, may space room pa. So hindi tayo nakayuko. Oh, 'di ba? Pagdating naman sa ride comfortability niya, okay na okay maglaro yung mga shocks niya. Hindi siya matagtad sa biyahe, at yung height distance niya sa ground is mataas naman, kaya kung mga dadaanan niyo is mga merong mga matataas na humps, okay na okay siya, hindi sumasayad yung ilalim. At sa mga paps naman natin na nagtatanong magkano daw o magkano mabibili ang bagong BajajRe, ito pong base unit na pinahiram nila sa atin ay nagkakahalaga ng 182,888 pesos. At sa mga nagtatanong kung meron bang hulugan nito para sa mga hindi kayang bumili ng cash, opo, mga paps, may available na rin po ito sa mga kasa kung gusto nyo naman ng hulugan. Mga paps, naway sana maliwanagan na kayo, lalo ni mga paps natin na naghahanap ng bagong service o 3-wheeler motorcycle para sa paghahanap buhay na rin. So, I hope nakatulong tong short video natin. At bago tayo matapos, gusto ko po sana magpasalamat kay Sir Jude
Ma'am Tim at Sir Sunday ng Bajaj Philippines para sa pagpapahiram sa atin ng demo unit. At sa mga paps natin na hindi pa nakasubaybay sa Michael Buko page, mga paps, please like and follow Michael Buko page para update kayo sa mga susunod pa nating ride journals and review. Muli, ako po si Michael Buko nagsasabing with Bajaj RE, tuloy ang biyahe ng buhay.